the vlog! Another exciting vlog right now, this very moment. Kasi ngayon ay June 16! Ooh, ano meron sa June 16? June 16 is our wedding anniversary and 3 years na kami! Yay! May mga confetti. Right now, we decided to go to Tagaytay to have some date time anniversary celebration. Isasama ko rin kayo sa ating date. Ayan. And right now, what I'm going to do is I'll be preparing for the date. It's a different kind of preparation. Wow. Kasi, of course, it's kind of anniversary. And, ayan, mabilis lang talaga to kasi medyo we're running late na rin. Kamusta naman kayong lahat? Nakakatuwa kasi yung last nating vlog. Talagang nakakatuwa yung mga responses ninyo. And, thank you so much. And so, what I'm applying right now is liquid foundation. Later, we're gonna share some of the 3 things that we really learned from this 3 years of being married, being in a relationship. And ako personally, marami rin ako mga natutunan at na-discover sa sarili ko during this 3 years of being in a relationship. And I still remember it was 3 years ago na nandito ako sa same day 3 years ago, and then siguro right now nagpe-prepare na ako for the makeup din siguro for the wedding day. I just remember that glorious day talaga. It was really remarkable. Yun yung di pa pandemic and wala tayong iniisip na any social distancing, and it was really a glorious moment. And yun din naman yung nakaka-ano kay John, kasi talagang he made sure to give me my dream wedding. Hindi naman ganun kabonggang wedding, but at least my dream wedding. Isa sa mga surprises talaga, na-shock talaga ako ng wedding ko was, hindi ko in-expect na magsusurprise siya sa akin. Nang ganun. Ang alam ko lang, you know, ordinary day lang. Ordinary program and all. But I was really amazed that yun, tinawagan niya si Joey Generoso serenade me. Kasi since yung favorite song namin, it's our theme song, even sa love life namin, itong Forevermore, at hindi ko talaga in-expect na makagan up. Amazing. This is just amazing. So right now, I'll be adding the Scene Stealer Liquid Eyeshadow. I really love this kasi yung Korean look na pink lang yung eyeshadow mo. And this is actually from Spotlight. Yes, this is actually from Spotlight. Ang gagawin mo lang is you're gonna put super light. There. Diba? Since anniversary natin, mag-add tayo ng something sa mata mo. Light lang super pag nakita mo sa personal. Ituwin natin sa ating lipstick. So this is what I love about Spotlight kasi actually you can match your eyeshadow, liquid eyeshadow, to your lippy. So ito yung pinaka-term ng aking liquid eyeshadow. Pinakamalapit. So, ito yung gamitin natin. Okay. So, now, we'll be adding some Mainstay Brown. This is a Showstopper eyeliner pencil. Ta-da! There you go. And then, yun! So, ngayon, mag-add lang. And then just a simple accessory. There. And then to add some accessories to make the hair intact. There you go. I'm done. Ayan. So
This is our light makeup look for today's date. At hahanap tayo ng bag na bagay sa dress natin. Let's go! So habang papunta kami ngayon sa Tagaytay, take na rin natin tong opportunity na to share yung mga learnings ko all throughout these 3 years of being married. O, diba? Parang Tony Talks lang. May pa-VO pa si Mom Shi. First is, natutunan ko kung gaano kaganda ang buhay na meron kang katuwang. Kaya pala talagang hindi tayo dinesign na mag-isa. Marriage is such a beautiful gift of God for us. May kasama ka sa buhay, sa bahay, sa bills, sa pagkain, sa problema, sa ministry, sa pag-aalaga ng anak, at paglilingkod sa Diyos. Kaya maganda talagang same principles, beliefs, and values kayo ng partner mo. Dito kami sa Sigaytay. Ay, saan na pala? Balay ito. Second is, natutunan ko ding hindi tayo perfect. At kahit kailan, hindi tayo magiging perfect. Maraming pwedeng lumabas sa mga nakatagong ugali na sa marriage lang maaaring lumabas. Like sa akin, na-discover ko na mabilis pa pala akong mapikon. Habang si John naman ay, toot! Nako, di ko nasasabihin. Kaya nga maganda na ang dalawang taong papasok sa marriage ay kilala at may takot sa Diyos para alam nila kung saan sila babalik. So be founded in God. Pangatlong lesson na natutunan ko is forgive than leave policy. Sometimes, I will disappoint my husband and vice versa. Kaya nga forgive than leave policy dapat tayo sa marriage. Ang pag-aasawa ay para lang sa mga taong matapang na marunong magpatawad. Kaya dapat magpatawad. Well, 3 taon pa lang kami. Alam ko marami pa kaming matututunan, pero isa lang ang alam ko, sobrang blessed ko na si John Manuel ang pinili ko. Kaya tara, ano pa kaya mangyayari mamaya? Let's go! Lumamon! Ang ganda dun sa balayta ko. Napakalaki. Napakadami tao dyan rin. Te, malaki. Tapos... Kaya siya ako. Ano siya? Malamig, no? Malamig kasi ngayon dito sa Tagaytay. Pero maaraw, pero mahangin malamig. So ngayon, ikot-ikot muna tayo na. Sa parking. Ikot-ikot na tayo sa buhay ng bawat isa dyan. Ikot-ikot muna tayo sa Tagaytay. Hanap tayo ng bibili, diba? So ngayon, nandito kami sa isang mall dito sa Tagaytay. And, yan, syempre, since anniversary namin, hanap ako ng regalo para sa'yo. At ikaw,
Hahanap ka rin ba ng regalo para sa akin? Sure. Yun, so magre-regaluhan kami, pero... Hindi, hahanap muna ako ng parking. So, hahanap kami ng iriregalo sa isa't isa. Wala lang, just to celebrate itong 3 years of being married. Ayan, so let's see kung ano yung mabibili namin para sa isa't isa. So, there! Nabili na tayo ng para sa akin. Graf nung napili. Ako lang naman napili. Saan tayo pupunta? Uniqlo. Uniqlo. Ba Uniqlo? Uniqlo. Uniqlo. Ano yung hanap mo, Daddy? Dinosaur. Na? Dinosaur. Size para sa akin. Kasi alam kung 26 ako. Lakas mo ha. 35 ka na eh. Sinasabi kami dito. After 3 years ng marriage, ngayon lang kami nakabili ng... Kasi, yung mga pinagbibili natin. Bahay, lupa. Well, may puro gata. Wala na lang pang gata sa bahay. Ano rin ba? Ano ba yan? Wala lang binili pa sa lubong na. Nakasaya naman tayo sa ako, sabi ko, dinugrat sa ako may nabili na akong bagong pantalon. Salubong natin kay Josiah. Tada! Guys, ending our anniversary date. Hi guys! Nag-crave si Mom si ng pancake house! Well, it's already 7:30 and nag-crave tayo ng pancake house kasi lang natin talaga i-receive ko ng celebration na ito. Finally, we are home. Naabot ako ang batang ereng lag face. At mag-wash up muna tayo para tayo ay malinis. Yay! What's up, everybody? So, yeah, napanood nyo naman kanina yung date namin. Mm. Happy anniversary. Aww. Happy anniversary, Sky. Hey, good one. Okay, so ngayon, Mal, sasagutin natin yung mga questions ng ating mga IG friends. Okay. Ayan, so first question from Joanne. What was the most exciting part when you are married? Ano daw yung pinaka-exciting part? Well, siyempre yung honeymoon. Papakaya, ipokrito pa ba tayo? Siyempre, honeymoon. Ito na yung, siyempre, legal ka na. Kaplano na kayo mag-asawa. Yan. Iba ko sa honeymoon, syempre, yung makasama ko na siya. Ligid. Ako, oo, lahat. Yung makakasama mo na rin siya sa everyday, yun. Syempre, nililook forward mo yun. Pero 2 years na pandemic, so, challenging din siya, di ba? So, ito, sabi ni Carla, ano pong feeling ng married? Anong feeling daw ng married ka na compared to single life? Kasi pag single ka, ano eh, syempre, naman na hawak mo oras mo, kontrolado mo yung oras mo. Pero pag married ka na, ito na yung ano eh, yung ibabalansin mo na yung time mo. Siyempre, hindi lang ikaw yan. Asawa ka na. At pag nagkaanak ka pa, diba? So, yeah.
Pero natututo ka na hawakan yung oras mo mas pero, maging mas magiging responsible ka. Oo, pero yung feeling ako super happy, super talagang alam mo yung finally yung pinagpe-pray mo, yung finally na yung matagal mo nang hinihintay ay naririto na. So sobrang masaya lang din. Pero mixed emotions. Pero masaya din talaga. Ito mahal. Okay. Kailan po masusundan si Josiah? Bukas. Umihirit na nga ito Ayaw pa eh. Ayaw ko pa kasi medyo mahirap pa kasi this pandemic tapos parang baby pa si Josiah. I want to see his moments muna. The full attention kay Josiah. Siguro pag si Josiah, ano na, pag nautusan na, okay. Mga ano, 13 na. Ano, 4 years old. Oh. Anak, itla ka ng gatas. Okay, ito mahal. Puro away eh. Ano po, ano pong greatest fight nyo nung di pa kayo kasal? Ito, di pa kayo kasal. At nung kasal na po kayo. Ako yung greatest fight natin bago tayo ikasal, food talaga. Kasi since si John kasi is healthy living siya, so vegan lahat ng kinakain niya. Ako, meat, lahat kinakain ko. Nung pumasok na sa life ko, parang gusto niyang i-adopt ko yun na healthy living din ako, ganyan-ganyan. So, nung mga first months namin, nag-a-adjust talaga kami sa isa't isa at pinaka-pinag-aawayan talaga namin ay ang pagkain. So, gusto ko kumain, for example, sa ganitong fast food. Tapos, sige, pero ko lang kakain. Parang, ano ba yan? Di ba may time na? KJ mo naman, na ganun ko siya. Kasi parang, gusto ko kumain sa ganitong fast food. Tapos, ayaw mo, ako lang kakain. Na huwag na lang, uwi na lang tayo. Ganun. Tapos, umabot sa point, di ba? Meron tayong away na nagsulian tayo ng sing-sing. Nung engaged pa lang tayo. Anong away natin? Hindi ko na rin maalala. Pero yun, ginawa niya, nag-walk out siya. Umigot lang out sa street. Tapos, kanyari, hinagis ko yung ano. Hinagis ko yung sing-sing. Ikaw yung naghagis. Sinoli ko. Tapos kunyari yung nagis mo yung pero coins lang ata. Tapos, walk out siya. Sabi ko, umalis. Alis. Yung pala umikot lang siya sa street. So, yun. Ano naman yung biggest fight natin nung married na tayo? Call of Duty. CODM. Kasi mahilig ako mag-games yung that. Yung talagang babad. Since nung pandemic. Oo. Yung talagang wala nang halos tulugan. Galit to. Sumbong sa mentor ko. So guys, you really have to balance everything. Pero good thing naman ngayon, nababawasan na, nababalance yun naman na lahat. Okay, next, Laika. Given that your relationship is super ideal, nako, hindi nga eh. May malala pa rin po ba kayong pinag-awayan? Ayun nga. Nagkakapit mo nang kami. Pag gumagawa kami ng preaching, since both kami, parang super dami namin gustong isabihin or ideas. Minsan may time kami na nagka-clash kami. Pero hindi naman yung OA na clash talaga. But it's a healthy discussion. And ako kasi yung tipo na kung ano yung ayaw niya, ginagawa ko, ay pipilon siya. Ayaw ko nang ginugulat ako. Sige, so, gulat pa rin. Mas, lalo kong ginagawa yun. Hanggang talaga nag-aaway na kami, nagkaka-konting kurutan, iyakan. Gaway naman kami. Sure sample. Pero diba, ayun ang maganda kasi naman sa kanya na lumalambot agad yung puso niya. So parati siya agad nagsasorry. Di ba mahal? Kahit na ako yung ano, ikaw ko lang yung sorry. Sige na, mag-sorry ka nga. Si Dana, how do you handle your differences and disagreements? Oo, two different people talaga kami. Ako extrovert, siya introvert. Pero along the way, diba nabago naman na yun. Ako fast face, siya very slow face. So ano nangyayari kasi, ito nga, like ko sinasabi, sa isang relationship na mayroong common mission, kahit sobrang daming indifferences niyo, this is stay kayo because of the mission. And ano ba ang mission niyo? Siyempre kami, as a partner, bukod sa ang common mission namin, yung anak namin si Josiah, siyempre ang common mission din namin is also discipleship. Hindi ako talagang sabihin natin talagang siyempre perfect na husband. Pero hanggat maaari, no, pinipilit ko talaga na mapatakbo ng maganda yung family namin at magampanan ko yung role ko as a good husband. So yun nga, common mission. So meron kayong common mission, mag-meet kayo lagi sa gitna, hindi lagi sana, no, sa mag-asawa, hindi laging, ito yung gusto ko, hindi. Mag-meet kayo. Oo, yung pinupush mo yung gusto mo lang, mag-meet halfway talaga. So like tayo, di ba, vegan ka, ako, ang hirap talaga, but at least binend dati ng konti. Nakakapag-chicken pa rin tayo, pero yung chicken ako makain ng gulay. Minsan kasi, nag-chicken naman ako, pero, kakaraniyan ako, pero chicken na. At least, kumakain pa, healthy, pero kumakain pa din ng chicken, gano'n. So parang nag-meet lang din talaga tayo halfway.
hindi mo binura totally yung parang kinalakihan ko. Pero yun, nag-meet kami halfway. Ayun, ako, sabi ni Dea, what was the most embarrassing thing you did as a wife? Huh? Parang wala. Oo. Kasi ako na to eh. Sorry. Sabi ni Mrs. Very Much, wise po ba na maggastos ng malaki sa wedding? Ako talaga, to be honest, hindi. Kasi yung start pa lang namin, sinabihan ko na siya na mag-save kami. Na gamitin namin yung pera para makapag-ipon, para makapag-start. For travel. Oh, since hindi mo siya namilit, pero laging sinasabi sa akin na, oh, minsan lang to. Kasi sa usapin din ng coordinator natin, parang very first, ano kanya, celebrity client kanya. So sabi niya, hindi ko bibigay sa inyo yung pipitsugin lang na ano. Or hindi naman pipitsugin, pero parang simpleng wedding lang. You deserve the best. So yun yung binigay sa amin ng coordinator lang. Kaya medyo na pag-gastos ko. Medyo na pag-gastos, pero mura pa yun. Sa akin, kung may pera naman kayo sobra-sobra, go. Pero kung medyo budget will kayong mag-partner, yung mas magandang... Simple na lang. Simplehan nyo na lang. Alam mo yung importante, maganda kasal yung kayo. Lugar. Yung mga pinaka-importanting tao sa buhay niya nandoon. Yeah. Tapos masarap na pagkain. Yes. And for me din, mag-invest kayo sa ano, doon sa honeymoon. Kasi parang yan yung na-miss out din namin since yung passport ko na-expire. Tapos kung magre-renew ako, kailangan ko na rin gamitin yung surname niya. So ang daming process pa. So hindi namin naasikaso agad na mag-travel. Kung magbe-pitch naman kami or somewhere in ano sa Pilipinas, ayaw naman niyang lumangoy or ayaw naman yan tubig. So sabi namin, saan na tayo, diba? Sige na nga lang, dito na lang nga tayo sa tabi-tabi. Ganun, so parang for me din, mag-invest talaga kayo sa honeymoon. Kasi ano eh, minsan lang yun eh, yung time yun na talagang you will seize your time with each other. Nang walang baby, tapos fresh pa kayo from your wedding day. Tapos eto pa mahal, diba? Ang nangyari pa sa atin, nag-a-assign ng passport. Nabuntis naman ako after 2 months. So talagang ayaw talaga kaming pag-honeymoon eh. Alam mo yung ganun feeling. So siguro maganda rin na ayun, hindi naman mapipigilan eh, 'di ba, mga ganung type. Mga ganung scenario ng life, pero siguro maganda mag-plan ahead niyo. Wedding, honeymoon, honor niyo talaga yung season and then saka kayo mag-baby yun para sa akin. And sa akin, add ko lang. Kasi it's not about the wedding. Yung marriage yung pinag-uusapan natin. Gaano ang ganda yung wedding yun? Bongga, milyon, bilyon. Pero pagdating naman sa marriage, yung married life na, durog na, away na away. Wala, sayang yung milyon na yan. Sayang yung bilyon na in-invest yun sa wedding. So dapat sa marriage talaga yung... Doon tayo mag-invest sa marriage. Pagkukulan ng pansin. So again, hindi masama yun. Kung may pera kayo, then go. Kung wala, again, pwede kayo mag... Yung dalawang pera sa inyo, kayo mag-combine kayo, mag-hati kayo para magawa niyo yung dream wedding na gusto. Yeah. Yes! Ano pong feeling na napakasalan ang God-given partner? Pa-shoutout kay Pinang. Hello, Pinang! Oh, hi, Pinang! Wala naman eh. Wala namang something na parang special o kaya... Oh, grabe ka naman. Hindi. Ibig sabihin parang inisip nila na kakaiba ba eh. Talagang tipong may lumulutang na feeling. Hindi. Same lang naman din. Pagkakaiba lang talaga na... Yung peace. Yung peace tapos yung bagay na tama lang. Alam mo yung isang yung pakiramdam lang talaga na tama para sa'yo. Na ito yung gusto ko eh. So yung feeling lang na... Yun, tama lang. Alam mo yun, kasi pwede kasi nasa isang relationship ka, pero ay sayang. May regret. Ay sayang. Sana siya na lang. Alam mo yun. Sana gantay ako. Sana siya pinakasal o siya pinili ko. Walang ganun. As in, alam mo lang talaga that you are in the right position. Okay, si Sor? Sor. Sorry na. Alam mo, hirap ang mga pangalan nyo, ha, guys. Sabi niya, how to maintain the romance? Ito ha, totoo. Nakakatulong ang mga pelikula. Load kayo mga movies. Totoo yan, yung mga Korean. Kasi syempre, kita mo sila, pinapanood mo. Oh, tayo Korean yan. Totoo, nakakadagdag na konti. Tapos syempre, labas kayo, date kayo. Oo, dapat may date day pa din talaga. Or in kayong dalawa lang, wala yung mga pin baby. Syempre, hindi mo talaga siya makakalabas. Pero, oo, talagang giving time talaga. Tapos i-feel mo yung love tank. Diba? So yung tact ng partner mo, kung service, i-serve mo. Kung touch, i-touch mo na i-touch. Wow. Oo, guys. Natok na siya kasi tinatake namin to ng 11 p.m. Hmm.
pinilit ko lang siya. Can't move on to my first love, si Catherine. Ano pong dapat gawin? Di daw siya nakamove on sa first love niya. Baka naman mamaya siya nakamove on na ikaw. Yun lang. So, i-reserve mo na lang yung energy na meron ka. Spend mo yan para sa tamang tao. And yan yung future husband mo. Napaka, for me, unfair naman yan para sa future partner mo na malaman niya na hindi ka makamove on sa ex mo. Baka naman kaya nade-delay yan. Nade-delay yung pag-meet mo sa tamang partner mo. Kasi nandun ka pa rin nakabitin doon sa past mo. So it's okay no, na bumitaw and try natin na mag-move on. Maglakad tayo ng konti. Kasi pag di tayo nakapag-move on, ibig sabihin there's something wrong. No, nade-delay. Kaya yung mata natin, di ba, nilagay yan sa harapan. Hindi para lumingon sa past natin. I'm not saying na pangit yung past, hugat nakalimutan yung past. No, nandyan yan. Nandyan siya para bigyan tayo ng ng reminder, paalala, na totally alisin yan. So, doon tayo natututo. Pero, again, no, it's time para na to move forward. Yes. Para mag-build naman tayo ng panibagong chapter sa life natin. Mm-hmm. And somehow, someday, no, ma-meet natin yung tamang tao para sa iyo. Pero make sure din na huwag mo nang gawin yung mga sa past relationship mo, yung sa bagong darating. Yeah. And then, yung parating mo sinasabi, last shot ko na to. So, maghintay, magperform, deserve God, maging connected ka sa mga tamang tao, like mentors, pastors, na makakatulong talaga sa development mo. Not just physically, emotionally, but also spiritually. So, since anniversary natin, 3 years, congratulations. And anong message natin sa isa't isa? Anong message mo sa akin? Mamahalin kita. I'll try to be the best father, best husband. Sisipagan ko yung pagmamasahe sa'yo gabi-gabi. Oo. Tapos, tatry ko na hindi maging pasaway, palit. Ayan ah, recorded to. Ingatan ko kayo mag-ingat. Okay, ayan. Ako naman message ko sa'yo. I pray na yung 3 years na tayo, so medyo mahaba-haba na rin yung journey natin kahit pa paano. And yun nga, we need to jump into that 5 year. 5 year ano daw eh, para di ba, malampasan mo yung pinaka-adjustment period ng married life. Yun, I know na, yun nga, yun pa rin sasabihin ko, lilingon ako, sasabihin ko na, salamat Lord, at sumunod, at naghintay ako. Wala ko talagang regrets, wala talaga akong regrets na, it's you, sometimes, sharing ko, pinipigon mo ako. Pero, yun, wala akong regrets, saka alam ko talaga na tama yung naging decision ko. Yan, and I'm always proud of you all. Sharing. Yay! Alright, happy anniversary. Love you. So, happy anniversary mga viewers natin. Thank you also kasi mga ngayon, we are celebrating our 22,100 subscribers! Yes! At dahil dyan, may surprise ako sa inyo kasi ang pang 70 na magko-comment sa ating comment section, etong gift ko sa inyo. I will contact you and we will have a one-on-one Zoom session or puso coaching. Ayan, via Zoom. Ayan, so sige, sa pang 70 na magko-comment below, ayan, makakatanggap kayo ng puso coaching with me. Tsaka may special pa yan. Pabawon. Ano? Surprise na lang. Oo. So, guys, sige, mag-comment lang kayo na mag-comment kasi bibilangin natin yan. Pag 70 ka, ay nako, ikaw na talaga. So, sobrang na-appreciate ko kayong lahat and thank you so much for listening, for watching over all the vlogs na ginagawa namin dalawa ni John, ginagawa ko. Continue lang natin tong relationship natin because marami pa tayong pagdadaanan, marami pa tayong matututunan. Ayan. And if you have suggestions, meron kayong gusto niyo pang ipalabas natin sa YouTube channel natin, mag-comment lang kayo below kasi baka mali nyo. Yan na ang susunod namin gagawin. Yeah. So there you have it, guys. Thank you so much! Don't forget to enjoy, honor, and maximize your season. Until the next vlog! Happy anniversary! Yay!